Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Yung atin pong previous video ay atin pong bin-breakdown ang composition po ng ating monthly amortization sa pag-ibig. So dito po ang nalaman po natin ng atin pong monthly payments ay composition po yan ng interest para po dun sa housing loan at yung principal. At ngayon po sa video na to ay atin naman pong alamin kung ano ba ang magiging epekto kung sakaling tayo ay gusto nating pabilisin ang atin pong pagbabayad ng housing loan. Let's say magbabayad po tayo ng doble doon sa monthly amortization at mag-a-advance po tayo applied to principal. Ano ba ang magiging epekto nito? Yung 30 years ba na ilo-loan natin o yung loan term natin na yan o maybe 25 o 20 years? Gaano kabilis matapos kung tayo po ay mag-a-advance payment applied to principal. So yan po ang ating i-discuss sa video na ito. Pag-usapan po natin ngayon ang atin pong sharing pagdating po kung halimbawa ay dodoblihin nyo ang iyong payment o sosobrahan po ninyo ang payment po ng inyong monthly amortization sa housing loan. So yan po yung aking pong isi-share sa inyo ngayon. So sandali lamang po at titignan po natin yung atin pong ginawang Excel file. So ito po. So assuming pwede nating bago-baguhin ang atin pong housing loan dito. Let's say 900,000. So kagaya po ng pinag-usapan natin kahapon, kung 30 years 'yan, siyempre 360 months 'yan. Ito po yung kanyang monthly amortization sa loob po ng 30 years assuming hindi po magbabago yung interest rate. Anyway, ang interest rate po natin ay 6.375% first 3 years po 'yan kay Pag-IBIG. Assuming wala pong pagbabago, 'yan po yung ating gagamitin. At kinonvert po natin dito into monthly interest rate at meron po tayong mga terms na nilagay dito kagaya po ng maximum na 30 years. Assuming kayo nyo po ng 30 years. Kung nung isa po nating video ay diniscuss po natin yung composition ng iyong monthly payments o monthly amortization na napupunta ang interest dyan at principal, yan po yung kanyang composition. At syempre malaki po ang interest kasi nakabase po yan sa housing loan. What if halimbawa magdodoble ka ng payment. Anyway, para po sa kaalaman ng karamihan, pwede ka pong mag-advance payment sa Pag-IBIG applied to principal. Pero at least, equivalent po sa 1 month amortization. Meaning, hindi ka dapat bumaba doon sa monthly amortization. Halimbawa, sa case po natin ngayon na to, tingnan po natin. Okay? So, assuming pareho din siya ng monthly payments ang idadagdag mo, meaning doble ang ibabayad mo. Pero note, kailangan po sa Pag-IBIG kayo diretso magbayad at sabihin yung apply to principal. Assuming dinodoble mo yung iyong payment, di ba? Nagbabayad ka para sa monthly amortization and then nagbabayad ka applied to principal. Ano ba ang epekto nito? So tingnan po natin dito. Again, ipakita ko po ulit yung formula. Ang interest po ay ito pong balance, beginning balance, multiply po ng monthly interest rate. Yun po yung interest. Ngayon, yung binabayad mo, ima-minus natin itong interest, yun yung napupunta lang sa principal. At ngayon, magdadagdag ka pa ng payment sa principal ngayon. Kaya po ang atin pong computation, tingnan nyo po, beginning balance minus dun sa na-apply sa principal sa iyong regular payment, and then magma-minus po tayo o magdi-deduct po tayo ng gusto mong i-doble na payment. So on and so forth. So kung titignan nyo, ganyan po yan. So running balance, so yung interest, nakabase po yan sa outstanding running balance. And then yung principal na usual natin ay yung pag sinubtract mo ang monthly payment saka yung interest. And then ito yung dinadagdag mo na payment. Tignan po natin, ano ba ang impact nito? So again, dapat mag-zero siya sa end ng term. Pero tignan po natin, ayan po. Dito po sa may 105 months ay fully paid ka na. So ano bang ibig sabihin nun? Ang 105 months, i-divide po natin ng 12.
Eh nasa ano lang yan, almost 9 years lang. So less than 10 years, bayad ka na doon sa iyong housing loan instead na 30 years. So ulitin po natin, tingnan po natin yung 30 years ha, tanggalin po natin itong binabayad mo na doble. So punta po tayo doon sa mismong dulo. Ayan po oh. Okay? Magsisiro lamang po siya pag 360 months. Assuming wala kang ina-advance payment. So meaning fully paid ka ng 30 years kung wala kang ina-advance payment. Kasi yun naman po yung computation. Ngayon, kung nag-a-advance payment po tayo ng at least equivalent po doon sa monthly amortization, eh ang laki po ng impact niyan. So 9 years lang. Fully paid na po kayo in 9 years. So yan po ang impact niya. So dito pa lang, oh, negative na siya dito, meaning bayad ka na dito sa 105 months. So ganun po ang impact niya. Ngayon, eh kung dadagdagan mo pa yan, eh di mas papaiksi mo pa yung payment. Eh may impact ba kung halimbawa, mas mataas yung housing loan o mas mababa? O gawin po natin halimbawa, 1 million loan. Okay, let's say 1 million loan. Ganun pa rin eh, 105 months pa din eh, or ano eh, pag basta dinodoble mo yung payment eh. So nandun lang po tayo sa range na yan. O let's say gawin natin 1.5 million para makita po natin kung ano yung impact. O dun pa rin eh, 105 months pa din siya eh. So basically kung dinodoble mo, nandun ka lang sa range ng 105 months, eh mapupuli paid mo na yung iyong housing loan. O so let's say gawin natin halimbawa 1,250,000. O dun pa rin tayo eh, sa range ng 105 months eh. So yan po yung basic. Pero kung babaguhin mo yung loan term, eh mababago po ito. Mas iiksi. So halimbawa, originally nasa 20 years ka lang dahil sa age. O let's say gawin natin 20 years. So ano bang impact niyan? O hindi mas maiksi ka na kasi 20 years na yung basis mo. So saan ba tayo magne-negative? O dito lang. 85 months. Ano bang 85 months? Pag dinivide natin sa 12 months, ilang years? O 7 years ka lang. So meaning to say, kung halimbawa, mas maiksi na yung payment term mo, eh mas maiksi pa yung pwedeng mangyari kung dinodoble mo yung iyong payment. So yan po yung ating sharing ngayon. So anyway, usually naman mga mababa lang yung ating housing loan. So again, pag mas mababa tapos nakaset ka ng 30 years, eh mapapaiksi mo hanggang 105 months. Fully paid ka na doon sa housing loan na pinabil mo. So yan po yung ating concept. I hope meron po kayong nakuha sa atin pong sharing. So ganyan po. Malinaw naman po yung policy ni Pag-ibig na pwede po kayong mag-advance payment applied to principal. Basta hindi po kayo bababa doon sa monthly amortization niyo. At the same pa rin ang inyong monthly amortization. Kaya lang may impact lang yun kasi bababa yung principal, yung running balance, eh dililiit po yung interest. Mas mabilis pong lumiit yung interest at makakatipid po kayo sa payment ng interest. At mas maiksi nyo pong babayaran ang inyong housing loan. So yan po ang ating sharing po today. I hope may natutunan po kayo. Ito po ay must watch para po sa mga home buyers. Para aware po kayo na pwede palang pabilisin ang inyo pong pagbabayad ng housing loan. So kung nagustuhan nyo po ang video, smash nyo na po ang like button, paki-like po ang atin pong video. At kung first time nyo pong manood sa ating YouTube channel, kindly subscribe po sa ating YouTube channel. So yan lamang po ang ating sharing po today. Muli po, ito po si Ralph Roger Tagaw, isa pong certified public accountant, real estate broker at entrepreneur na nagsasabi po sa atin ng pinaka-best investment na pwede po natin gawin sa ating mga sarili ay mag-invest po tayo sa continuous learning. I-develop po ang ating tamang mindset, i-improve po ang ating mga skills, magkaroon po tayo ng magandang attitude at self-confidence po sa sarili, at higit po sa lahat ay pananampalataya sa ating puong may kapal. Yan po ang ating magiging sikreto sa ating tagumpay sa buhay. Magandang araw at God bless po sa ating lahat.